So, what's up mga kawatas? Welcome back to our YouTube channel. At ang itatopic natin ngayon ay ang color packing at color mixing sa ating tattoo piece ngayon na Neo Traditional. So, sana ay tapusin nyo yung video at huwag nyo i-skip kasi marami kayong matututunan na technique dito kung paano kumagod ng tama para mapakulay ng mabuti yung ink sa balat. So yung mga isa-shoutout natin mamaya, abang-abang lang kayo sa ating pagkatapos ng ating video tutorial ay isa-shoutout ko kay lahat. So ayun mga kawatats, tara. So tara, magsimula na tayo sa ating tattoo piece. Ngayon, siyempre unang-una, matapusin muna natin yung lining natin. Ang gamit ko dito, Paddy Iron Coil Machine, tapos 9RL na needle yung gamit natin. Kasi makapal yung mga needle na ginagamit. Saka makapal dapat yung mga lines pagdating sa Neo Traditional. So, kaya pagmasdan nyo lang kung paano yung hagod ng linya para malaman nyo kung paano yung tamang way para straight yung mga lines nyo. Ang advice ko lang sa paglalining natin ng maganda, no? Banati ng balat at humingan ng malalim bago kayo maglinya. Tsaka huwag paputol-putol yung linya natin. Kailangan mahabaan. Huwag yung pahinto-hinto para hindi mag-iba yung kapal ng mga linya nyo pag nagla-lines kayo. So shoutout dyan sa mga ka-member ko sa Philippine Alliance of Inkers. So kamusta kayo dyan mga ka-otats? Sana pinapanood nyo itong video tutorial natin ngayon mga ka-member ko dyan sa Pain. Hello, hello tayo dyan, kamusta? So isang palang advice ko pa, kapag bago kayo tumusok, kailangan huwag yung kakalimutang magpahid muna ng glide natin, petroleum, ganyan, baka mas maganda ipasok ng ink. Kasi pag hindi kayo naglalagay nun, talagang dry na dry yung balat, hindi siya maganda yung pasok ng ink sa balat eh. Kaya hindi siya magpapantay-pantay yung pasok. Share ko lang din sa inyo, dati nung nagsisimula pa lang ako, hindi ganito ang paglalining ko dati. Putol-putol. Talagang pangit. Paling-paling. Pero ang may advice ko lang din sa inyo, mag-upgrade din kayo ng mga gamit nyo para mas maganda yung maging gawa nyo. Kasi nasa makina din yan. Hindi lang nasa kamay yan, nasa makina yan. Pagka pangit yung makina nyo at wala sa tono, siyempre kahit may kamay kayo, tapos wala naman sa tono yung makina nyo, hindi rin magiging maganda gawa nyo. Kaya kailangan talaga natin mag-upgrade din ng mga gamit natin para mas solid yung maging gawa natin. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong gumamit ng generic
Pero kasi pag habang tumatagal yung generic na tattoo machine, pangit, pumapangit ng pumalo. Kaya pag kung mapapansin nyo na ganun po pangit ng pumalo yung mga gamit nyong machine, kung hindi na kayang ito, no, eh masasuggest ko lang magpalit na talaga kayo ng mga tattoo machine nyo. Laging ganun ang simula. Kuku-dark muna unahin mo. Okay, mag-start sa mga light colors. Kasi pwedeng makawahan yan kapag na nagsimula kayo sa light colors. Just start mo na tayo sa black. So, ang pag-shading, no, pagka black, kailangan consistent dito. Pagka mag-shade kayo, huwag masyadong iba on. Huwag para yung tone ng ano nyo, ng black, eh hindi kagad matapang, hagod, pabilog, tas paangat. Ganun ang tamang pag-shade para hindi kayo sumobra sa kapal. May sasuggest ko sa inyong needle na gagamitin nyo dito, round shader, para mas maganda yung blending ng kulay natin. Kasi pagka round shader yung gamit nyo, magiging dark to light yung colors, yung kulay nya, dark to light, mula sa matapang hanggang sa palabo. Ito yung magandang needle na gamitin para sa color blending natin mamaya. So ang gamit ko nga pala ditong ink na black, baga pure black sya na dynamic. Pero kaya lang siya nagiging pa-fade kasi yung hagod ko nga paangat simula sa hard na colors na hard na color black, yung hagod ko paangat. Gagawa ka muna ng shading na pabilog tapos iaangat mo sa dulo para lumabo.
so dito na tayo sa ating colored ink naman tayo sa color packing, no. Dito kailangan pag nag-color packing kayo, dalasan nyo yung paglagay ng glide natin, kasi doon nyo makikita kung merong butas yung kinukulayan natin na part. Pagka kasi nilalagyan nyo ng glide, makikita nyo kung merong bakante pa yung hindi pa natin nakukulayan. So ganun pa din, ano, yung pag-shade natin, maliliit na circles lang para consistent yung pasok ng ink, para maganda yung pasok pantay na pantay pag circle yung pag-shade natin. So dito color blending tayo ng red to black. Kapag mag-color blending kayo, yung half ng black yun ang sasakupin nyo para gumanda yung color blending. Hindi matatakot mag overlap ng kulay. Basta huwag nyo lang masyadong i-overwork para hindi magsugat pagka gumaling. Kung mapapansin nyo naman, pagka nag-shade ako, pabilog yung motion ng needle natin, pabilog yung shading ko. Kasi yun talaga yung tamang pag-shade talaga, ng tamang pagko-color packing natin. Huwag kayong magmamadali. Huwag nyong iiwan na may butas para hindi nyo na siya babalikan. Kasi ang tendency nyan, pag binabalik-balikan nyo yung isang area na kulayan nyo na, mabubugbog na yung balat. Doon na masisira yung tattoo nyan pag sobrang bugbog. Kaya yung mga nakikita nyong magsusugat, naglalangib, na makakapal, yung sanhi nun pag na-overwork natin yung tattoo natin. So dito naman tayo sa color packing ng color blue. At basta pansinin niyo lang yung pag-ikot ko ng needle natin. Sa dahan-dahan lang talaga, basta kailangan pulido.
yung tipong wala na kayong babalikan, kayo mag-iiwan na kahit isang butas man lang na nakikita nyo. So dito, sa technique na to, ang tawag ko dito, sundot ko langot. Basta, ano lang, yun lang ang tawag ko. Kailangan yung dulo lang ng needle sa pinakadulo. Yun lang yung sasayad. Magamit ako kayong mga gustong kulayan na maliliit na part. Ayan o, yung pinakadulo lang. Nakikita nyo mga kautots, yung pinakadulo lang yung sumasayad. Yung pinaka last batch ng needle niya. Pero syempre kailangan ingat lang din sa pagkukulay kasi baka lumagpas kayo sa area na kinukulayan nyo, na sinusundot nyo. So ayun ang tawag doon, sundot ko langot. So dito mga kakotas, lagi kong napapansin tanong kung paano pakapitin yung color yellow. Talagang mahirap pakapitin yung color yellow, lalo na sa mga maitim. Siyempre may iba ibang kulay naman ng yellow, kaya pipili tayo ng klase ng yellow na aakma sa balat ng kulay ng balat ng client natin. Tulad nito, maputi yung tinatatuan ko, kaya kahit light yellow yung ginagamit ko, talagang kita sa balat niya na maganda yung pasok ng color yellow. Tekniko lang, pag magpapapasok kayo ng yellow, kailangan mabagal na hagod. Huwag kayong magmamadali kasi mahirap talagang papasokan ng yellow. Kailangan consistent yung pag color packing niya ng color yellow. So ganun pa rin, same process. Pag mag-color packing kayo na gamit ang yellow, kailangan small circles lang din para maganda yung pasok ng kulay.
So dito nga pala nag color blending tayo dito ng kulay orange saka light yellow. Ganito lang ang ano, maglalagay ka lang ng konting orange para lang mag blend dun sa yellow. Pag magko color blending tayo, kailangan yung kalahati ng color na i-blend nyo, kailangan makuha, may mapatungan nyo yan para maganda yung pagkakablend ng kulay. Nang, di pa.
Lalo na siguro, din eh, ano ko yan? Hindi, ikaw, wala pa yun, no? Oo. So, ito, highlights na tayo, mga kaodots. Final. Ang final na importante sa ating mga pyesa ay ang paglalagay ng highlights. Sa paglalagay ng highlights, kailangan alam nyo yung bawat dapat lagyan para maging maganda yung pyesa. Saka ingat-ingat lang din sa paglalagay ng puti, kasi pag sumubok sa puti parang na-over ano na eh, na-over highlights, parang hindi naman yung gandang tingnan pag sumubok sa puti. So shout out nga pala sa lahat ng subscribers natin dyan at mga sumusuporta, nanonood sa ating video tutorial. Asahan nyo't marami pa akong i-upload para marami kayong matutunan dito sa channel natin na to. Salamat sa pagsuporta, mga kaotats. So, ayun na nga mga kaodot, tapos na tayo sa ating tutorial ng color pairing at color blending ng sa ating pyesa na Neo Traditional. Sana ay nagustuhan nyo at marami kayong natutunan na kung paano yung tamang paghagod, pag-mix ng kulay sa balat, saka tamang stroke ng tamang stroke ng pagkulay para maganda yung maging pasok. So eto na mga shoutout natin. So shoutout kala Lance Inkworks, Alvin Cueto, Paolo Aquino Tattoo Team, Mandaluyong, Jean Bailon, Neddy Balago Sarasay, Davao City, RJ Tattoo, Tikay Malolos, Mark Grosola, Albert Salvador ng Ink and Pain, Brix Fabiana, at ang mga team KMP, Eko Alvaro Pedigan, Rebel Ink Tattoo,
Kakalapad de Christian Poler, shoutout sa inyo. Dodong Acero, Kenny Jerbel Belliote, Ralph Mujalin Torres, MJ Ney Rivera, Larry Nicodemus, sa mga member ko sa Payne, sila Carl Jan, sa Respo Tuno, tsaka si Danilo Dancel Velasquez, shoutout sa inyo. Tsaka kay Francis Francisco, tsaka kay R.A. Justin Bendanillo. So, shoutout sa inyo mga kapatid. Kita-kits tayo sa susunod nating tutorial. Black and gray naman tayo. So, ciao!